What's up people? Welcome back to my channel. This is Jen News. Dahil nga guys, araw-araw may update tayong news tungkol sa ating chismis. So bago tayo mag-update guys ng news, pakipindot ang subscribe pati ang ring bell para ma-update kayo lagi. So guys, ang news update natin today guys, ayon sa ating pagre-review sa mag-aagaw today at bukas ay ito guys. Dahil nga itong si Xander ay hindi rin nagpapakumbinsi kay Biron dun sa gusto ni Biron na bayaran siya para manahimik siya para hindi siya magsalita. Dahil ang sabi nga lang niya ay ginagawa niya ito para sa sarili niya, hindi para sa iba. Dahil mahal niya itong si Clarice. Pero alam naman niya na nasasaktan si Clarice dahil nga gustong magkaayos ni Clarice sila ni Gio. Pero hinaharang niya. Kaya nakikipagsabuatan siya kay Biron. So yun nga guys, dahil ito naman si Biron, yan nga ang sabi natin na ang ahas ay hindi lang sa gubat matatakbuan, kundi nasa loob mismo ng bahay mo at kaharap mo pa mismo. Dahil itong si Biron na tinurin ni Clarice na nanay niya, ay siya yung tagapayo, na siya yung tagapayo ng kabuisitan dahil binabaliktad niya lahat. Dahil sinisira niya itong si Clarice at Gio para lang hindi sila magkabalikan. Dahil nga, gaya ng sabi ko, siya yung ahas sa loob ng opisina nila. At dahil nga siya yung boss ni Clarice, kaya nagagawa niya ang lahat ng pinapagawa niya kay Clarice na walang kaalam-alam itong si Clarice. So nakakainis itong si Biron na to dahil nga, sabi nga ng mga kasama niya, mas matanda nga ito sa kanya dahil nagkagulo na sila noon. Pero yun nga guys, dahil itong si Clarice ay hindi talaga maintindihan kung bakit ganun na lang si Gio nagagalit na wala naman dahilan. Dahil ang dahilan lang ay yung hinarang siya ni Xander para ipakita yung picture para magsinungaling. Pero lahat ng yun ay walang katotohanan. Kaya ito namang anak nila na si Jed ay munti ka na rin mapahamak dahil nga sa maling paniniwala ni Gio. Pero dito naman tayo kay Laura, sa nanay ni Clarice, dahil nga nanggagalaiti siya dahil gustong gusto niya malaman kung sino ba talaga itong kabit ni Gio. Kaya ngayon guys, ay sinundan nila itong si Gio at kabit niya si Biron dahil gusto nilang malaman kung sino ba talaga itong kabit. Pero ito naman kasing hindi niya nakita dahil nga umalis sila agad dahil nga so hindi nakita ni Laura itong kabit ni Gio dahil nga umalis agad sila. Pero may napulot siyang papel. At yung papel na yun guys ay yung invitation na papunta dun sa party. Kaya yan ang aabangan natin guys dahil nga makapasok sina Laura sa party na yun. At dun talaga mabubuking kung sino ba talaga itong kabit ni Gio. At ito naman si Clarice ay malalaman niya na yung uncle ni Gio na kausap niya si Gio. At yun na nga guys, yun dahil nga kukunin niya yung cellphone sa uncle niya at siya yung pupunta dun. So dun na guys, sana malaman na itong pagkakataon na to ay mabuking na ang ahas ay nasa harap lang pala ni Clarice, na si Miss Biron, na siya yung kumbaga tinuri niyang nanay sa buhay niya. Pero hindi pala, nagkamali siya. Pero wala siyang kaalam-alam. Pero ito naman si Xander na to, sana naman maawa siya kay Clarice dahil nga sa tungkol sa anak nila. Dahil nahihirapan na si Clarice tuwing nag-aaway sila ni Xander dahil nga sa mga pagbibintang ni Gio sa kanya na hindi naman totoo. Kaya nahihirapan na itong si Clarice para sa anak niya dahil nga itong anak niya munti ka na naman maglayas ulit at munti ka na naman mapahamak ulit. So ayan ang update natin sa mag-aagaw dahil sobrang ganda nito. Dahil ito ay tungkol sa mga taong ahas mang-aagaw at yung mga kabit na mas malala pa, mas matapang pa kaysa sa legal wife. So yan ang aabangan natin bukas guys. At yan ang update natin today. Pero bago tayo magtapos guys, pakipindot ang subscribe pati ang ring bell para ma-update kayo lagi. So thank you so much sa pag-suporta at panunood nyo sa channel ni Jen News. Dahil yan ang ating news araw-araw.
mag-update ng showbiz news. So, see you guys.